So ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na si Brief Spoiler ni Chapter 1103. So tignan na nga natin kung ano yung mga naganap dito at pati na rin yung naging reaction ng One Piece community natin patungkol nga sa si spoiler na to. So ayan, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin si notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So ayan lang naman po at ulit, ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula kay Saturn, dahil inireveal na nga dito na etong si Saturn pala ay pinag-eksperimentohan niya etong si Bonnie. So nag-conduct siya ng experiment kay Bonnie at ang naging resulta nito ay yung isa sa mga kapangyarihan nga nito ni Bonnie. So dito medyo na-curious ako ng konti kasi nga yung ginamit na term ay one of the powers nito ni Bonnie. So parang ibig sabihin ba nito may ibang kapangyarihan pa etong si Bonnie? So mamaya ibabalikan natin yan, pero pagkatapos nga yan ay talo na nga ulit, balik na nga ulit yan dito sa present. Pero may kita nga na etong si Bonnie ay natatalo na nga siya sa laban. Pero in the end of the chapter ay may kita naman na etong si Kuma ay biglang dumating na nga dyan sa eksena. Biglang dumating na siya dyan sa may Egghead Island at etong si Kuma ngayon nagpe-prepare na siya para labanan na etong si Saturn ngayon. So ayun, sa wakas ay lalabanan na ni Kuma etong si Saturn. So grabe ang haba, ang tagal ng panahon na hinintay nito ni Kuma bago mangyari itong pagkakataon na to. Pero ang tanong na nga lang dito ay uubra ba kay Saturn itong mga teknik na to ni Kuma? So hanggang ngayon di pa natin alam talaga kung gaano kalakas itong si Saturn. Pero ngayon matitikman niya itong lakas o kapangyarihan nito ni Kuma. So sino kaya yung magiging dehado at sino yung magiging llamado sa laban ng dalawa na to? So pa-comment lang guys dyan sa baba kung sino yung sa tingin yung lamang sa laban ng dalawa na to. Pero bukod dito kay Kuma ay sa tingin ko pa meron pang lalaban dyan kay Saturn, may makakatulong dyan si Kuma. At syempre yan ay walang iba kundi etong si Zoro at pati na rin etong si Sanji. So as of now ay alam naman natin na etong si Kuma talagang hindi na maganda yung kondisyon niya kasi nga diba tapyas na yung mukha niya dahil nga sa pag-atake ginawa sa kanya ni Akainu. Tapos yun pa, napakarami ng injury nito ni Kuma bago pa man din siya pumunta dyan sa may Egghead Island. Habang etong si Saturn naman napaka fresh pa, wala pa nga nangyayari sa kanya, wala pa siyang injury na natatamo dyan. So kaya kailangan talaga ng kasama o ng katulong ni Kuma sa paikipaglaban dyan kay Saturn para nga makasabay siya sa lakas nito ni Saturn. Kasi nga di biro yung mga injury nito ni Kuma. So pwede pa yung makaapekto sa battle power nito ni Kuma. At ayun pa, tignan natin kung eto si Sanji, makakasabay siya dito, makakaubra siya kay Saturn. Kasi diba, hindi tinablan Etong si Sanji naman, nung sa kapangyarihan ni Kuma, ay ni Kuma tuloy ni Saturn, hindi sumabog yung ulo niya. Pero hindi naman biglang makagalaw dyan etong si Sanji. Pero sa tingin ko ay eto nga yung magandang pagkakataon na para dito kay Sanji na ipakita niya kung gaano nga siya kalakas, lalo na na wala nga dyan si Luffy bagsak pa. At yun nga, medyo natatabunan na siya na eto ni Zoro. At yun, yung pagdating dito kay Zoro ay dito maalaman nga natin, matatansya natin kung gaano kalakas na nga etong si Zoro ngayon. So kung uubra rin ba etong espada ni Zoro laban dyan sa lakas ni Saturn ngayon. But then ay pagkatapos niyan ay talo naman tayo dito kay Kizaru, dahil etong si Kizaru nga yung isa sa mga sinisigaw na characters ng One Piece community natin. So sa pagdating nga ni Kuma dyan sa may Egghead Island ay sinasabi nila ngayon na baka etong si Kizaru ay tuluyan ang bumaligtad dyan dito kay Saturn at labanan o i-betray niya etong si Saturn ngayon dyan. So yung isa sa pinagbasehan nila rito ay yung sa kung paano makipaglaban o yung way ng paikipaglaban ni Kizaru dito kala Luffy. So may kita nga dun sa mga nakalipas na chapter ay sa paikipaglaban nito ni Kizaru dyan sa grupo nila Luffy ay parang hindi niya masyadong pinapwersa nga etong sila Luffy. So parang relax lang sa paikipaglaban etong si Kizaru. At in fact ay may kita nga rin daw na ang daming pagkakataon nito ni Kizaru para nga tapusin na etong sila Bonnie, pero hindi niya ginagawa. So pati nga diba yung kay Sentomaru, yung sa laban nilang dalawa ay nakita natin na talagang hindi tinapos, hindi rin siya pinatay ni Kizaru. So kaya ngayon sinasabi na etong si Kizaru ay talagang tinetreasure niya
itong grupo na to, itong sila Dr. Vegapunk, sila Sentomaru, sila Boni, sila Kuma, kasi nga noon pa man din nakasama niya na itong mga to. So nagkaroon ng magandang relationship itong mga to. Kaya ngayon talagang alangan na itong si Kizaru na tapusin yung mga yan. But since na under siya ng world government at pati neto nila Saturn, kaya no choice si Kizaru kundi sumunod sa mga pinag-uutos ng mga yan. So kaya niya sinasaktan na lang itong sila Boni, sila Sentomaru, pero hindi niya tinatapos ng mga to. But since na dumating na nga itong si Kuma dyan sa may Egged Island, kaya pwede na dito na nga bumaligtad itong si Kizaru at labanan na itong si Saturn ngayon. So kumbaga sinasabi lang dito na itong si Kizaru ay naghihintay lang siya ng panahon o ng timing ba kung kailan nga siya lalaban dito kala Saturn, kung kailan siya babaligtad. So since na may kita nga ni Kizaru itong si Kuma na lalabanan itong si Saturn, kaya ito na nga yung magandang oras o pagkakataon para kay Kizaru na labanan na nga rin itong si Saturn at tulungan itong kanyang mga tunay na kaibigan, itong mga dating niyang kasama. So bali magiging apat na yung lalaban dito kay Saturn. Ito nga dagdag din si Zoro at saka nga si Sanji habang wala pa si Luffy. But then itong eksena na to o itong pangyayari na to, ang pinagbasehan naman nila dyan ay yung sa may reversal nga na sinasabi sa may Sabaody at saka nga dito sa may Egged Island. So kasi nga diba sinasabi na lahat na nangyari dun sa may Sabaody ay kabaligtaran yan dito sa may Egged Island. At alam na nga natin dyan na itong si Kizaru at saka nga itong si Kuma dun sa may Sabaody ay sila yung lumalaban dito sa mga Straw Hat Pirates natin. Pero kung reversal nga yung pinag-uusapan dyan, ay pwede ngang itong si Kizaru naman at saka itong si Kuma, sila naman yung tumulong dito sa Straw Hat Pirates natin at labanan nga nila dyan itong si Saturn. At so pagkatapos nito ay talo naman tayo ulit dito sa eksena ni Saturn at saka nga ni Boni. So kanina ay nabanggit nga na itong si Saturn pinag-eksperimentohan niya itong si Boni, at yung naging resulta nun ay yung isa sa mga kapangyarihan nito ni Boni. So ngayon ang tanong ng One Piece community natin ay ano kaya yung ginawa ni Saturn dito kay Boni, at ano yung sinasabi na isa sa mga kapangyarihan nga nito ni Boni. So balikan natin yung sa nangyari dun sa mga nakalipas sa chapter, which is yung eto nga yung biglang lumaki o napalaki ni Boni yung kanyang braso nung inimagine niya na kunyari siya si Nika. At dito nga nakita natin yung sa paglaki ng braso na ni Boni ay natalo niya nga eto si Alpha. So eto yung ginamit siyang pantapos din kay Alpha. So ngayon sinasabi na baka eto yung isa na naging sinasabing resulta na ginawa ni Saturn dyan kay Boni. Kaya nga nagkaroon siya ng ability na ganito, yung parang namomodify niya yung parte ng katawan niya. So far eto pa lang naman yung theory na nakikita na One Piece community natin sa kung ano yung ginawa ni Saturn dyan nga kay Boni. So ibig sabihin hindi pa yan sure, theory pa lang. Pero ang sure nga dito ay yung sinasabi nga ni reveal na etong si Saturn pinag-eksperimentohan niya etong si Boni. At back to present lang nga, etong si Boni may kita nga na natatalo na sa laban niya nga dyan. At dumating na nga sa bandang huli etong si Kuma dyan sa may Egged Island at nagpe-prepare na siya sa paikipaglaban dyan kay Saturn. So tignan nga natin kung sino-sino yung mga makakasama nito ni Kuma sa paikipaglaban dyan kay Saturn. At ayun si Kizaru ay sa tingin nyo ba babaligtad din o magbe-betray din ito si Kizaru at lalabanan niya rin itong si Saturn dyan? So pa-comment na lang guys dyan sa baba. But anyways, ay after nga nyan is yan guys. So hanggang dito lang itong brief spoiler na nga na to. Pero kapag lobas na itong si full summary o si full spoiler na to, ay pe-present ko na lang kagad sa inyo yan guys. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless ninyo lahat at kita-kits tayo ulit.